CJ. Over to Albine. Busta's time. Coach Peter. And Calvin up. Mga brods, time out muna. Gusto nyo ba kumita na kahit nasa bahay ka lang, ikikita ka na kahit nanonood ka lang ng mga paborito mong kupunan sa kahit anong liga, dito ka na sa 1xBet. Pwede ka nga tumaya or magbet dito mapa PBA, NBA, FIBA Eurobasket, FIBA American Basketball. At saktong-sakto nga dahil nagsimula na ang ating PBA Commissioner's Cup 2022 to 2023. Ramdam mo talaga na kapag nanalo ang manok mo, panalo ka rin dito. So sa unang deposit mo, ibibigyan ka agad ni 1xBet ng 7,000 pesos deposit bonus. So para makapag-register, i-click lang ang link dyan sa pin comment section sa ibaba at gamitin ang promo code na 1xOverrated. So bet na mga kabrods! Hey mga brods, mga brods! Meron nga po tayong reports dito po kay Terrence Romeo. 50-50 pa nga pa rin ang pagbabalik dito ni Terrence. Pero ayon din sa mga reports natin, possible na ang comeback niya dito sa Commissioner's Cup. Pero yun nga mga brods, meron nga din tayong mga reports na isa rin daw sa mga dahilan kung bakit napapatagal ang pagbalik dito ni Terrence. Dahil daw may nilulutong trade. Ito pong SMB. Yes mga brods, pinakawalan na nila. Ito pong si Pesumal. At ito pong si Terrence Romeo ay isa nga rin ito sa mga isusunod nila. Sabi nga rin sa mga reports natin. At yun nga, may mga sinasabi rin sila na ito pong si Terrence pa-Hinebra bound na ito. Pero yun nga, ayon sa mga reports kasi natin, ito pong si Terrence Romeo ay pinaplano nga ang 3-team trade dito ng SMB, Hinebra at ito pong Terra Firma Jeep. So hindi pa natin mababanggit mga kabros yung mga players na yun. Dahil syempre, ayon din sa mga reports natin, possible pa lang ito, 50-50 pa ito mga kabrods. At yun nga, hinihintay pa nila ang negosasyon na to kung talaga matutuloy, dahil yung Terra Firma Jeep nga ay sumasang-ayon din dito sa trade na ito. At yun nga, si Kome na lang ang problema daw nila, dahil ito pong si Kome ay hindi nga rin talaga nila mapilit dito po sa trade na ito, dahil puro bash na ang PBA pagkatapos ng 3-team trade ng Malonzo Pesumal at yung mga Gene players. So itong si Terrence Romeo mga brods, na babalita pa nga, nabibitawan din talaga ito ng SMB. At isa rin sa mga dahilan dito mga brods, yung playing time minutes kasi ni Terrence Romeo dito ay talagang agaw na agaw ng mga ibang guards ng SMB. So hindi na talaga magkaamo yan. At lalong lalo na hirap din ito pong si Coach Leo Austria kung paano man niya babalasahin yung mga guards nito. Dahil napakaraming magagaling na guards sa SMB, si Jericho Cruz, Chris Ross, CJ Perez, tapos yung bench player pa nila ni si Paul Zummer, tapos babalik pa itong si The Bro. Talagang yung mga broads, hirap na hirap sa playing time minutes. Ito pong si Terrence, kilala kasi si Romeo mga broads bilang isang ISO player kung saan pwede siyang isa lang ang play nila, kung saan si Terrence lang lagi. Ganyan kasi yung nangyari sa kanyang career doon po sa Global Port dati mga kabrods, diba? Kung natatandaan nyo, si Terrence Romeo lang at si Pringle ang isa sa mga nagbubuhat doon dati sa Global Port Batampier. Ay yun nga, pagdating na ito ni Terrence dito po sa TNT at SMB, naging role player na lang ang isang Romeo. So syempre na-miss din ng mga fans yung Romeo na bumubuhat sa mga independent teams. Kaya nga mga kabrods, pakito pong si Terrence ay talagang ma-ship ito sa ibang kupunan kung saan independent teams nga ang mababagsakan nito, para nga daw maging fair-fair ito pong PBA natin. At yun nga, syempre mababas na naman ang PBA kapag lopsided trade ang mangyayari dito. Pero ayon din kasi sa mga balibalita mga kabrods at rumors netong si Terrence Romeo, baka daw i-ship din ito sa isa sa mga sister teams nito ng SMB. So ikaw mga brods, Terrence Romeo, bibitawan ba ito at dapat bang pakawala ng SMB para sa isang star player? So comment mo lang ang opinion mo dyan mga brods at iisa-isay natin yan. So dito na nga po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Balak nga ibalik ng Barangay Hinebra San Miguel ito pong si JJ Helterbrand. Si JJ Helterbrand lang naman mga kabrods. 6-time PBA champion, PBA Finals MVP yan noong 2006 to 2007 Philippine Cup, at nakuha nga niya ang PBA Most Valuable Player or MVP noong 2009 as a
Ginebra player. So pinapabalik nga rin ng Barangay Ginebra mga broads ang serbisyo dito ni JJ Helterbrand dahil yun nga ayon din sa mga reports natin balak pa rin ibalik ng Ginebra ito pong si Mark Kagiwa kaso si Kagiwa na mismo ang umayaw mga broads at yun nga nagpahinga na rin ito pong si Mark at pinaubaya rin dun po sa mga batang players ng Ginebra ngayon. Pero ayon din sa mga reports natin ito po kasing si JJ Helterbrand ay parang narurumor din na babalik din ito ng MPBL kaya nga nagpapakondisyon ito at nagiging back to shape na ito pong si JJ at yun nga nakasama rin ito ng grupo ng PBA Moto Club nina Rico Meyerhofer, Mark Pingris, nina PJ Simon, lahat ng mga PBA Legends dyan, ex-PBA mga kabroads kasama dyan sa mga training cup or tune-up games ito pong si JJ Helterbrand. So makikita nyo rin naman sa kanyang katawan na talagang bato-bato pa ang isang The Fast mga kabroads. Pero mga broads, 45 years old na ito pong si JJ Helterbrand. So pwede pa rin itong ibalik ng PBA. Lalong-lalo na pwede rin naman gawin yan yung galing kang retirement. Tapos mag-unretire ka, tapos babalik ka sa PBA. Pwede yan mga broads, napatunayan na rin yan ng ibang mga PBA players at katulad na nga lang ng TNT forward na katulad ni Kelly Williams. Kaya nga, diba, nung pagbalik ni Chot, kinuha niya si Williams. Ito mga broads, possible din itong si JJ Helterbrand. Pero ayon din sa mga reports natin, possible pa lang ito at hindi pa rin ito totoo dahil ito rin ang isa sa mga reports natin. Kaya nga din, babalik nila ito pong si JJ Helterbrand dahil ilalagay nga nila sa free agent or unrestricted free agent list. Ito pong si Raymond Aguilar. So yung slot na ito po ni Raymond, makukuha nito ni JJ Helterbrand. So bakit nga ba inalis or aalisin ng Ginebra ito pong si Raymond Aguilar bilang bigs nila dahil meron kasing import ngayon ng Ginebra na katulad ni Justin Brownlee tapos nandiyan pa si Malonzo. Kaya nga mga broads, baka daw pwedeng gawin nila dito ibalik talaga ito pong si JJ Helterbrand. So mga broads, gagawin ito ng Ginebra para sa mga fans at pinapapirma rin or gagawin ding isang season na kontrata nito ni JJ Helterbrand para dito sa PBA at ibalik ito ng Ginebra. Pero yun nga mga broads, 50-50 pa rin ito dahil ito pong si JJ may edad na. Pero kung babalik siya sa PBA mga broads tapos may offer naman si JJ dito sa PBA na katulad ng Barangay Ginebra San Miguel, syempre sa PBA na ang kukunin nito ni JJ Helterbrand. Pero ikaw mga broads, sa tingin nyo po ba yung galing ngayon ni JJ Helterbrand, makakatulong pa ba ito sa PBA or sa Barangay Ginebra San Miguel? At sa tingin nyo po ba pang MPBL na lang ba yung mga ganyang kondisyon nito ni JJ Helterbrand? So marami pa rin nakamiss kay JJ mga broads ha. Pero di kong sinasabing makakabalik siya pero possible ito mga broads dahil yun nga yun din sa mga reports natin si Kagiwa kasi ang gusto nilang ipabalik pero ayaw daw ito ni Kagiwa at itong si Helterbrand na ang kinokontak ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel. Pero ikaw mga broads, ang isang 45 years old JJ Helterbrand, worth it ba ito na ibalik sa Barangay Ginebra San Miguel kapalit dun sa replacement or slot ni Raymond Aguilar? So komento mo lang opinion mo dyan mga broads at iisa-isa natin yan. So salamat po sa panonood mga broads ha. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her on the...